Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon is August 15. Ngayon yung araw na sinasabi nila na huling araw ng pamamahagi ng Social Amelioration Program ng SAP. Totoo ba ito? Ngunit bago natin simulan ang video na ito at masagot ang inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At narito na po ang ating mga katanungan. Number 1, bakit hindi ako nakatanggap ng text mula sa GCash? DSWD, NCR po ang namamahala ng digital payout tulad ng GCash o PayMaya o kahit tulad nito, random selection po ang ginagawa nila. Ibig sabihin, ang computer-generated halos 1% lamang ang pinagpala na makatanggap. Kung ako ay hindi nakasama sa nakatanggap ng text, may pag-asa pa ba ako na makakuha pa ng SAP? Lahat po ay may pag-asa na makatanggap ng SAP ng second tranche wave, pangalawang 8K o mga waitlisted o leave-out ayon sa CCWD, LGU ay magkakaroon ng manual payout sa mga barangay. Sa mga hindi nakatanggap through GCash o another form of digital payout, maghintay na lamang po tayo kung kailan iyon ang schedule ang LGU o CCWD ang tanging nakakaalam. Totoo po ba na last day na ng bigayan ng SAP ngayong August 15? Hindi po. Sa abot po ng aming kaalaman ay maghihintay po tayo hanggang katapusan ng Agosto para sa manual payout. Maaring ang GCash o digital payout ay hanggang August 15 pagkatapos ay manual payout na sa mga barangay o LGU kung ano man ang paraan na kanilang itatakda. Tandaan po lamang na kung kailan at paano ang manual payout ay tanging ang LGU o CCSWD lamang ang nakakaalam. Paano kung ang numerong nakasulat sa aking SAC form ay hindi na gumagana o kaya'y nawala, bago at iba pang dahilan? Noong nakaraang linggo ay nakapagsumitin na ang ating mga barangay sa LGU through email na sertipikado ng kapitan, kalakip ang Xerox ng SAC at ID ng mga taong nag-update ng kanilang mga bagong numero. Iyon ay may ganong kaparehas na concern ay pwede namang i-update ang inyong mga numero sa ating barangay para kung dumating ang panahong nagka-manual payout ay ibibigay ang record sa ating call center para maging gabay kung nasa listahan ng mga tatanggap sa araw na iyon ang inyong pangalan. Hindi po namin nakita ang pangalan sa listahan ng DSWD na kumakalat sa FB. Wala pa pong ibinababang opisyal na pahayag o official statement ang DSWD, LGU, CCSWD sa ating barangay hinggil sa sinasabing listahan. Ang tanging ibinigay lang sa amin ay ang 60 na nawawala, na na-misplace na SAC form na aming pinost dito noong July 31, 2020 na may titulong SAP update hanggat wala pong opisyal na pahayag ang mga nabanggit na ahensya ng ating pamahalaan hinggil dito ay hindi namin maitatatwa o deny o mapagtibay confirm ang lumalabas sa FB na sinasabing listahan. Paano po yan nawawala ang aking SAC form? Kung hindi ka kasama sa listahan ng 60 na nawawala ayon sa LGU o CCSWD at dumating ang araw na ikaw ay tatanggap na through manual payout, ibig sabihin, tinawagan ka na para dalhin ang SAC form o Xerox ng ID, magbigay ng rekomendasyon ang payout team leader kung ano ang magiging option. Pwedeng sertipikasyon ng pagkawala mula sa punong barangay at kung anuman ito. Paunawa po sa ating mga kabarangay. Maghintay lang po tayo ng anunsyo kung kailan ang manual payout kung saan sa barangay man ito o sa LGU. Lalo na sa mga hindi pinalad na makasama sa random selection na ginawa ng DSWD, NCR, through digital payout, GCash at iba pa. Lahat po ay may pag-asa makatanggap ng pang second tranche man ito at waitlisted, left out,
lalo't higit na wala pa namang opisyal na pahayag ang DSWD, LGU, CCSWD kung sino ang kwalipikado at disqualified na maging benepisyari ng SAP. Tanging ang mga nabanggit na ahensya ang nakakaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway nakatulong po ang video na ito at nasagot ang inyong mga katanungan. Mabuhay po tayong lahat, stay safe, and hope na makakuha na po rin po tayo lahat ng ating hinihintay na second tranche na ayuda mula sa DSWD. Thank you for watching!